mga kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay po sa ating lahat, mga kababayan! Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbala na ibang kampong ating pag-uusapan, mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro-intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman, mga kababayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Eh, siyempre si Sir Ivan, mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan, mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at saka yung mga membro na mga okok at saka yung mga virus na mga utak, mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kukurtunyan araw-araw kasi puro yan mga pasaway at talaga nagbibigay po ng problema sa Pilipinas at saka literal, mga kababayan, sila po ang dahilan kaya bumagal po ang pag-unlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kukurtunyan araw-araw, kukurtin natin sila sila kang mamaitim po na mga singit. So how are you today, mga kababayan? Yeah, of course, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar. And of course, dapat sa aking mga kababayan po na mga OFW, dapat fight lang ho tayo. And of course, huwag niyo pong kakalimutan na dapat stay healthy ho tayo, stay healthy every day at saka iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo ng problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam ho natin, mga kababayan, once nakakaroon ho tayo ng stress sa buhay, dyan po nagumpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po good vibes every day at saka smile lang po every day. Inuulit ko sa aking mga kababayan po na mga OFW, huwag niyo pong kakalimutan, dapat habaan ho natin ang ating mga pasensya. Kasi alam ho natin, nandito po tayo sa ibang bansa para po magtrabaho, para po sa ating mga pamilya. Kaya dapat lang huwag rin kalimutan, mag-pray ho tayo everyday. Kasi ang prayers, yan po ang ating sandata para po sa ating araw-araw na pagtatrabaho. Amen! So anyways, mga kababayan, kahapon, meron ho tayong napag-usapan. At siya nga pala, mamaya may pag-usapan ito, mga kababayan, kasi meron ditong parang nanganganib po na tatanggalin sa isa-isa po sa mga kawani dyan ho sa gobyerno natin, tatanggalin kasi bukhang nagka-problema, mga kababayan, dun po sa kanyang issue before, nung journalist pa ho siya, kasi meron ho siyang kaso, mga kababayan, na cyber libel. At saka nagka-problema rin, mga kababayan, sa kanyang citizenship. Mamaya pag-usapan natin, mga kababayan, kung sino po itong kawani po ng gobyerno at saka siyempre napakagaling ho nito. Sayang na sayang po kung matatanggal po siya kasi nandun po siya kanina sa hearing, mga kababayan, sa Commission on Appointment at saka nandun rin si Attorney Marcoleta. Kaya lang, mga kababayan, ito sayang talaga kung matatanggal eh. Mamaya rin, mga kababayan, pag-uusapan rin natin itong issue po ni Katapang. Naalala niyo po yung ipinagsisigaw natin dito, yung mga procurement po ng mga bagong gamit dyan sa Bucor para i-improve lang, mga kababayan, for modernization daw yung Bucor. Ang problema ay hindi po dito talaga hindi po dumaan po sa bidding. Inaamin niya dito, mga kababayan, kasi kahapon nakita ko po sa interview doon sa ABS-CBN, inaamin niya ho dito lahat. So mamaya pag-usapan na rin natin, mga kababayan. So anyways, bago tayo pumunta doon sa ating mga mainit na mga balita, mga viral na mga balita, and of course, mga good news rin. Pag-usapan natin, mga kababayan, una dito si hangang-hanga o dito si Sir Ivan. Dito po kay Lolo. Kasi doon, mga kababayan, dito sa balita, mga kababayan, saludo, Lolo, patuloy ang pagkayod kahit may edad na. Kasi meron pong netizen, mga kababayan, na ispatan po ninyo itong si Lolo na nagtrabaho po doon sa Jollibee. Doon po sa mga kababayan, sa Candon City sa Ilocos Sur. Dito, mga kababayan, talagang ipinakita dito ni Lolo na age doesn't matter. Hindi po hadlang, mga kababayan, ng ating edad. As long as kaya lang po natin na magtrabaho, why not? Pwede natin magtrabaho, mga kababayan, kahit may edad na ho tayo. Kasi alam niyo, mga kababayan, your capabilities never based
on your age. Tatandaan nyo yan. At saka dito sa ginawa po ni Lolo, mga kababayan, marami pong mga netizen na namangha. Yes, kaya nga nag-viral, I think kahapon to or the other day, nag-viral, mga kababayan. Actually, una nakita ko na to doon sa Facebook, medyo binaliwala ko lang. Pero mas nag-viral ngayon, mga kababayan, kaya ngayon napansin na ni Sir Ivan. So alam niyo, mga kababayan, marami dito sa balita, makikita daw sa video ang paglilinis ng isang lolo sa isang mesa matapos itong pagkainan ng mga customer. Sabi dito ng mga netizen, mga kababayan, kadalasan sa mga matatanda, sila po ang pulido na magtrabaho. Yes, totoo ito, mga kababayan, agree ako dito. Diba, sabi ko ng netizen, kadalasan sa mga matatanda, sila pa ang pulido na magtrabaho. Sabi dito ng sa ating netizen, mga kababayan, should not be discriminated. They should be encouraged to work lightly to keep them busy, keep their mobility and mental health. Saludo po ako sa iyo, katatay. Honestly, hangang-hanga po si Sir Ivan, mga kababayan. Ito po, iningganyo ko rin po yung ating mga senior citizen. Ay, hello nga pala, mga senior citizen, ang mga pinalangga ni Sir Ivan. Kumusta po? And of course, iningganyo ko rin ang lahat, mga senior citizen na nandyan po sa Pilipinas. Pwede naman po, magtrabaho tayo. As long as kaya lang po tayo at saka healthy pa po tayo. Kaya pa natin magtrabaho ng mga ganyan. Yung mga light lang po ng mga trabaho, pwede ho yan. Kasi ang mga private natin dyan, ang mga kumpanya na mga nagmamayari dyan sa Pilipinas, mga kababayan, nag-accept na rin sila na mga edad na ng mga citizen, pwede na lang i-receive, i-hire ng mga kababayan. As long as kaya pa lang po magtrabaho. So once again, in behalf po sa Jellybee TV, kami po ay hanga dito kay Lolo. So thank you so much. And of course, ipag-pray natin dito si Lolo, mga kababayan, na sana po na masasahuran ho siya dito ng mga kababayan, yung okay po na sahod. Sana man lang po ipag-pray ho natin si Lolo. So anyways, kahapon, mga kababayan, napag-usapan natin yung pagbisita po ni US Vice President Kamala Harris, dahil bumisita siya sa Pilipinas, mga kababayan, at nakausap na dito si PBBM, ang presidente natin, at saka nakausap niya rin po si Bipin Daisara. Kaya mga kababayan, kahapon hindi ko pa to kilala si Kamala Harris. Dito ko, it is safe to say na itong si Kamala Harris, mga kababayan, ito yata yung twin sister ni Lutang. Yung mga lost sister po ni Lutang, mga kababayan, si Kamala, mga kababayan, may pagkalutang rin pala to. Yes, may pagkalutang to, mga kababayan. Kasi kanina, nakita ko po sa, isa po sa, nag-trending ngayon na, interview po ni Kamala, mga kababayan. Alam nyo ba, dito natin pag-umpisahan, kasi doon po sa interview po ni Kamala, mga kababayan, sabi niya, so I'm going to mention three women daw, mga kababayan, ang pinangalanan niya, si Josefa Escoda, Concepcion Calderon, and Cory Aquino. Na-mention niya, mga kababayan, si Cory Aquino kasi sabi ho ni Kamala, mga kababayan, in their 20s daw, they are, when they started becoming known in the role of leadership. Early 20s ni Cory Aquino, parang lutang na tulutang talaga to eh. So for more news, mga kababayan, para hindi ho tayo magiging fake news dito, meron ko ipapakita sa inyo itong kunting clip na naman to tungkol po sa interview po ni Kamala Harris. So let's watch this. So I'm going to mention three women: Josefa Escoda, Concepcion Calderon, and Cory Aquino, who were all in their 20s. In their 20s, when they started becoming known in their role of leadership. And so part of what you must remember is that there are people who came before you, who charted a course for you then to pick up the mantle. And the way that I think about it is, like relay racing, you race and someone passes the baton and then, right? Dito, mga kababayan, sinabi niya early 20s. Early 20s sa panahon ni Cory Aquino. Si Cory Aquino, mga kababayan, nakilala lang naman yan nung namatay na po si Ninoy Aquino.
Di ba? Nakilala na po si ano si Cora Aquino nung namatay na si ano si Ninoy Aquino, mga kababayan. Kasi alam niyo ba kung early 20s, kung 25 years old po si ano, let's say 25 years old po si ano si Cora Aquino, that is year 1958. Pero kailan ba nakaupo po si Cora Aquino bilang ano bilang presidente? That is 86 I guess. That is 1986, mga kababayan. So napakalabo sinasabi niya dito, early 20s na nakilala na daw si ano si Cora Aquino for their when they started becoming known in the role of leadership. Ano bang klaseng leadership sa year 20s ano early 20s po ni Cora Aquino? Para magmadjong. Yun siguro ang ano sa ibig sabihin niya na early 20s mga kababayan. Yung pagmamadjong, kilala naman natin si Kurikong, madjonging era yun eh. Wala namang malalam yun mga kababayan in terms of leadership. Wala namang alam yung gunggong na yun eh. Itong si Kamala mga kababayan, ngayon ko lang po nalaman, ay membro pala to ng ano, membro pala to ng mga Lutang. The lost twin sister of Lutong. kaya pala merong nagsasabi kay Sir Ivan, Sir Ivan, huwag ka masyadong magpaniwala diyan kay Kamala, may pakalutang rin yan. Kaya pala nasabi niya yon, ating solid verse ito, dahil pala dito, hindi ko lang po ito nakita kasi kahapon. Pasensya po, hindi ko to nakita kahapon eh. Pero dito mga kababayan, klarong-klaro na po dito, hangang-hanga sa dito sa mga dilawan, sa mga Aquino na mga ano, alam niyo na mga kababayan, ito literal na membro ng mga ok-ok. Eh okay lang ito sana si PBBM hindi masyadong magpaniwala dito kay ano kay Harris mga kababayan, idelikado eh. Kilalang-kilala ho natin ang kanyang mga balahibo ng ganyan eh. Sana itong si Harris baka siguro na fake news ng mga kababayan, kawawa naman be. Kasi yan si Harris mga kababayan, meron naman kasi silang mga researcher. Eh kung ino, kung mali-mali po ang ano, ang ibinigay po ng mga informasyon kay Harris, eh sana tanggalin niya rang ano, tanggalin niya na yung kanyang researcher. Eh walang kwenta yon. Puro fake news ang ibinibigay po kay ano, kay Harris. Early 20s, si Cory Aquino, meron na maganda na daw ang kanyang leadership. Naging presidente yun, 50s naman yun eh. Napakalayo. So anyways mga kababayan, forward din tayo. Bago tayo pumunta dun sa ating mga mainit na mga balita, of course mga good news din mga kababayan, siyempre kumustahin muna natin at ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga seniors. Setosen, hello po, kumusta? I'm hoping po na nasamasa tayo na kalagayan. I-shoutout na natin at kumustahin ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. Of course, kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin na mga DDS all over the world. Yung mga totoong DDS ha, kasi meron kasi mga dilawan na mga DDS niya mga kababayan. Merong Peking DDS, meron ding Peking Loyalista. Yung gusto ko kung paano ha, meron kasi sana akong ano eh, paparinggan eh. Alam niyo mga kababayan, alam ko, kilala niyo to, meron ho isang vlogger. Ika lang doon sa ano, mga kababayan, ang kanyang topic po, kahapon, ang kanyang topic mga kababayan ay tungkol po kay Isbic. Kay Isbic Rodriguez mga kababayan. Kaya lang doon, he is fueling the fire. Ano talaga, sunog-sunog-sunodan yung mga kababayan, yung issue. Parang gusto niya dito mga kababayan na ipapa-impeach na po si PBBM. Hangang-hanga pa naman ako dito sa gunggong nito, itong vlogger na ito mga kababayan, ayaw ko nilang pangalanan. Pero I think alam nyo na eh, kasi para sabi niya, parang panahon na daw para tanggalin na daw si PBBM at papalitan na daw. Kasi dahil sa mga nangyari mga kababayan, yung papapasok pa niya dun sa ano, yung papapasok daw ng mga dilawan dyan na inappoint ni PBBM at yung tungkol rin sa nangyari po kay ano kay Isbic Rodriguez. Eh paniwalang-paniwala rin siya dun sa tutubi mga kababayan, yung babaeng may malaking eyeglass, paniwalang-paniwala sa doon. At saka iniinganyo niya dito ang kanyang mga viewers na ano, gusto na daw na ano, ipapatanggal na si PBBM. Eh sinong gusto niya ano, ipapalit doon? hindi kasi dapat ganyan makababayan. Kung totoo siyang loyalista, dapat ano, tutulungan niya dito si PBBM. At saka ipapatulungan natin dito, magtulungan tayo mga vlogger na ipaparating po kay PBBM ang mga hindi ho natin gusto. Hindi po na talagang humantong na sa ganyan, na talagang ipapatanggal mo na, ang tawag dito mga kababayan, parang gustong ipa-impeach na. Ipangit ng ganyan eh. Kung totoo ang loyalista, dapat hindi ka ganun po. So anyways, isa tatoy natin mga kababayan,
ang Sovereign God Christian Church. Pinangunahan ito ni Pastora Rebecca Militar Olayo. Shoutout rin natin ang House of Young Builders Ministry Church International. Pinangunahan po ni Pastor Alexander Aquino. Aquino? Okay lang yan, okay lang, walang problema yan. As long hindi lang naninira po kay PBBM. Hello, shoutout nga pala kay Pastor Alexander Aquino. Isa't rin natin lahat ng mga membro ng IDS or Jesus Christ of Latter-day Saints and Rotary Club of Los Baños and to Christ Life Assemblies Philippines. Of course, shoutout rin sa Born Again Christian Vineyard Ministry Church. Of course, sa mga kababayan natin na mga Muslim. Assalamualaikum, kumusta po kayo? Of course, sa mga kababayan rin natin na nandyan po sa Sabah, Philippines, kumusta po tayong lahat? Alam niyo mga kababayan, kanina, isinisigaw natin dito yung tungkol po sa Philippine National ID. Kasi nga, nagre-reklamo na yung mga kababayan natin na matagal, hanggang ngayon, hindi pa daw nila na-receive po ang kanilang mga IDs. Medyo matagal na mga kababayan. Umaabot na nga ng 1 year. Alam niyo ba, kanina, meron pong interview po itong ARTA or anti-red tape mga kababayan. Kasi yung secretary doon na si, nakalimutan ko lang pangalan eh, si Reyes, I think, si Secretary Reyes ng ARTA. Alam niyo ba mga kababayan, nagre-reklamo na rin siya dito sa PSA kung bakit daw natatagalan ang pag-distribute po ng mga IDs ng national ID natin. Dito mga kababayan, kasi nga siya hanggang ngayon naghihintay pa rin, hindi daw nakareceive ang kanyang ID hanggang ngayon. So gusto niya mga kababayan, paiimbestigahan niya dito yung PSA. Kasi talagang matagal lang hindi nareceive yung mga IDs, marami na nagre-reklamo, at sa marami na rin dumulog po sa ARTA. Dito mga kababayan, sinabi niya kanina, kung meron mong nalabag dito yung PSA, ay malamang magka-charges sila ito mga kababayan at makakasuhan. So for more details, para hindi tayo magiging fake news mga kababayan, meron kayo ipapakita sa inyo ng kunting clip na naman to tungkol po dito sa Philippine National ID. Nagbabala ang Anti-Red Tape Authority sa Philippine Statistics Authority kaugnay sa mabagal na pagproseso ng National Identification Card ng mga Pilipino. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, dapat nang madaliin ng PSA ang rollout nito til halos mag-iisang taon nang naghihintay ang mga Pilipino ng kanilang National ID. Anya, maging siya at ang kanyang pamilya ay higit isang taon na rin nag-aabang na makatanggap nito. Sa katunayan, iba't ibang reklamo na ang kanilang natanggap mula sa mga Pilipino ukol dito. Kaya naman, nanawagan ito sa PSA na solusyonan ito. Anya, hindi sila magdadalawang isip na ipatawag at imbestigahan. Ko mismo, more than a year na kami, buong pamilya namin, hanggang ngayon wala pa yung national ID. So ang sunod ko nga dahil, dapat susulatan na nga namin yung PSA about it, pero natigilan muna dahil sa mga dami nating mga tinututukan pa ng mga summits and forums. But after this, definitely, pag wala pa rin nangyari, imbestigyan na natin sila. Bakit? Anong dahilan? Bakit nagkaroon ng delay? More than a year. Mahirap po intindihin yan na taong bayan. No? May budget naman yan. Dapat may timeline. Kung sino may nakukuha ng kontrata, may timeline yan of implementation. Walang pong dahilan para umabot na may gitsam taon bago natin makuha yung ating national ID. Dagdag pa ni Perez na sinabi ng Day City na tinutulungan nila ang PSA para ma-fast track ang pag-issue ng national ID. Gayunpaman, nangako ang ARTA sa kanilang mandato na bubusiin ang pagproseso ng mga dokumento hindi lamang sa PSA, maging sa lahat ng ehensya ng pamahalaan. Ipinunto pa ng kalihim ang kanilang mandato na huhulihin ang sinumang kawanin na opisyal na gumagawa ng red tape sa ehensya. Kumpiyansa ito na maayos ng ahensya ng pamahalaan ang kanilang serbisyo, partikular na ang PSA. Yes sir, kasi ang ARTA po ay bilang ang mandato to implement the national policy on anti-red tape. In fact, kinola natin yung attention ng Philippine Statistics Authority na bilisan yung pag-release ng national ID. So, makakasa ko po kung kayo po mismo ay naka-experience nito mga delay, ipaalam lang po ninyo ito kaagad sa amin at makakaasa po kayo na ipapatawag natin kaagad sa meeting itong concerned government at effective po tayo. In fact, minsan i-name drop nyo lang yung pangalan ng ARTA. Medyo sumusunod na sila, lalo na pag pinatawag na natin sila sa isang meeting. Kasi alam nila, ang susunod nun, hindi lang clarificatory meeting. Ang susunod nun, filing of cases na for delay. No? Alam naman natin, under Section 21 of the law, failure to process the application within the standard processing time of 3-7-20 will mean already prosecution of filing of charges
with the office of the ombudsman. So pagkatapos po sa kanyang ano, sa kanyang interview, mga kababayan, sa doon po sa secretary po ng ARTA, alam niyo ba ang PSA nagpalabas kagad ng statement? Ayon dito sa balita, mga kababayan, PSA 2,063,007 ang printed Philippine IDs na ipalabas na. Nagpalabas kagad sila ng balita, mga kababayan. Kasi ayon dito sa balita, eh marami na tong ano, marami na daw na release daw ng mga IDs, umabot na daw ng ano, ng 2 million plus. Pero ayon dito sa balita, na ipalabas na ang Philippine na Statistics Authority ang mahigit 2 million inimprintang AFIL IDs, ang digital version ng Philippine Identification. Yung ano pa lang, makababa, yung printed, yung paper pa lang po. Pero hindi pa ho na ano na napadala nila yung ano, yung physical ID, yung plastic. Yung plastic, makababa, hindi pa ho napadala yan. Yung ano pa lang, mga printed pa lang po, yung paper na ano, na fail IDs. So base po, pinakilos din ng PSA ang 1,535 registration centers na may 3,926 registration kits upang mag-issue ng printed e-fill IDs. So dito, mga kababayan, kung hindi po nasalita yung taga-ARTA, yung anti-red tape, aba hindi sila maglalabas dito ng balita na ganyan, mga kababayan. Inatakot eh! Natakot yung PSA. Ganyan lang pala dapat, mga kababayan. Dapat pala, kung mayroong mga problema ho tayo sa mga documents po sa andyan po sa gobyerno, kung kukuha tayo ng dokumento natin at saka matatagalan natin na mag-receive, pwede pala tayo na magsumbong po sa ARTA or anti-red tape, mga kababayan. Ito, kung hindi po naglabas po ng statement yung taga-ARTA, mga kababayan, hindi nila i-release po yung mga IDs at saka hindi sila napalabas ng ganyang balita, mga kababayan. Well, good news yan, good news. At least napalabas na ito, mga kababayan, and hopefully in the following days mas lalong mapabilis nila dito yung kanilang paggawa po ng IDs, mga kababayan, kasi kung hindi, makakasuhan o sila ng ARTA or baka makaano sila ng mga charges, mga kababayan. Eh merong mga violations kasi yan eh. Eh hindi ko lang alam ang pangalan ng ano ng sa anong klaseng law ho yan. Eh hindi naman kasi attorney si Rayban. So anyways, mga kababayan, forward din tayo. Kahapon, merong interview si Katapang doon po sa ABS-7, mga kababayan. Eh, ayaw-ayaw ko lang ipakita yung video kasi alam naman ho natin yung ABS-7, best friend ko yan. Ilagi akong kinakapirat niyan. Ipaparinig ko lang po sa inyo yung audio. Kasi doon sa interview niya, mga kababayan, sa ABS-7 po, sinabi niya na doon lahat-lahat na hindi pala talaga dumaan ito ng bidding. So konfirmado, mga kababayan, hindi ho dito. Totoo talaga ang sinasabi ni Sir Ivan na hindi talaga dumaan po ng bidding. At saka parang pinadeliver lang ho nila yung bago nilang equipment, mga kababayan. Pero ang bayad ho niyan after 1 month pa. Meron bang ganyan? Meron bang ganyan, mga kababayan? Hindi ko alam ha. Hindi ko aware sa ganyan eh. Sabi niya kasi for emergency purpose kasi yon. Kaya pinadeliver na kaagad. Pero ang hindi alam to ni Katapang, yung emergency purposes ho ng mga procurement ay depende ho yan. Depende yan, mga kababayan, kung merong kalamidad at saka merong nangyayari ho ng mga kaguluhan. Depende lang yan, mga kababayan. So for more details, ipaparinig ko sa inyo yung audio, mga kababayan. Dito po, sabihin niyo na po hindi niyo marinig. Good morning to everyone. Hi, General, there's a lot of issues surrounding UCOR, but let's just try to break it down a little. Let's start first with the presence of contraband. This proves that they have collusion with the prison guards. What are your current plan of action for this, General? Actually, we are ongoing with our placement of additional security measures, which are technology-driven, so that this will answer my question of who will guard the guardians. Oh. But as I know that the Q4 officer corps might be tempted to get favors from anybody, from the inmates. Mm. But General, when you say that you're trying to do technology-based of security measures, isn't it that you're going to be spending more funds for that? Yeah, because under the law, the new law that was recently passed and took effect like last July, allows that the new prison or the new prison system should be state of the art. Mm. The law that allows us to do that.
Do we already have, General, somebody that we're in talks with as to who would be providing us with this said system? Actually, it's just we are just beginning the proof of concept and the proof that they can really deliver it. But there's no bidding yet. There's no agreement yet. So, Tenno, tingnan nyo mga kababayan, tama nga si Sir Ivan, walang bidding pa ho na nangyayari. Patuloy natin. As much as this has to pass through the, even if this is a special procurement or emergency procurement, which is allowed under the law, it has to pass through the back what you call the bids and awards meeting. And they will be the one who will authorize the procurement of this special or emergency purchase. Mm-hmm. But General, when we talk about Bilibid, the National Bilibid Prison, it's more than 200 hectares, and it's a lot of area to cover up for us to do technological security measures. Are we going to be choosing specific sites only, or are we proposing that the whole of Bilibid will be covered by this? We will start with the biggest problem, which is in the maximum security prison. There are about 25,000 inmates, and they are overcrowded, they are congested, they need to be put in other places. So we will start on this. So yun nga mga kababayan, di ba inamin niya dito na hindi talaga dumaan po ng bidding? At saka yung bidding mga kababayan, sinabi niya rin doon na sakali na lang daw yun. Pero dapat importante, sabi niya importante kasi dito kasi nasa emergency case tayo. At saka kailangan talaga ng ano, ng emergency purchase mga kababayan. Kaya dito mga kababayan, duda ako dito, hindi pa talaga alam to ng COA? Hindi ba nakipag-coordinate si Katapang po sa COA mga kababayan? Kasi gusto ko lang po i-call out ang pangalan po ng gusto ko lang po i-call out ang taga-COA, yung bagong chairman yata natin. Kasi yung previous na chairman mga kababayan ay si Jose Kalida. Kaya lang, nag-resign mga kababayan, kasama po siya ni Attorney Trixie na nag-resign, si Jose P. Kalida mga kababayan. Dito, pinalitan ho siya na nagangalan po na Gamalier Cordova mga kababayan. Siya na po ngayon ang chairman po ng COA. Kilala niya ba si Gamaliel mga kababayan? Si Gamaliel actually ito is isa itong dilawan. Yes, dilaw mga kababayan sa panahon po ito ni Panot. Pero ito mga kababayan, kinuha rin siya ni PRRD. At saka hinawakan niya mga kababayan. Sa panahon nga pala ni Panot ay siya po ang head po ng NTC. Matagal siya diyan sa NTC mga kababayan. Iwan ko kung anong ginagawa niya diyan. So anyway, sa panahon rin ni PRRD mga kababayan, kinuha rin itong si Gamaliel Cordova. Hanggang sa panahon rin ni PBBM, nandito rin si Gamalier. Siya na ngayon ang chairman po dyan sa COA. So kay Sir Gamalier, Attorney Gamalier, i-call out natin ang kanyang pangalan. Baka hindi nila alam dito eh. Baka itong si Katapang mga kababayan, nagbuot-buot na lang dyan sa Bucor na hindi ho nagpapaalam dyan sa nagpapaalam po sa COA, hindi po na ipinaalam dito sa DBM. Sana po kay Attorney, call out po. Calling out kay Attorney Gamalier Cordova. Please naman, sir, kailangan namin ang inyong paliwanag dito kung anong nangyayari, kung bakit nakadeliver ka agad itong ang supplier, na kaibigang supplier po ni Katapang, dyan, nakadeliver ka agad ng mga bagong equipment na hindi malang dumaan po sa bidding. At saka sabi po ni Katapang, sir, na yung bayad daw nito ay sakali lang po mga after one month. One month yung sabi niya ang tanong ho namin ng mamayang Pilipino, Attorney Gamalier Cordova, call out po sa iyo. Ang tanong na po ng mamayang Pilipino, may alam ka ba dito sa procurement po na ginawa po ni Katapang? Sana po masagot niyo po itong question to, kasi alam niyo naman kailangan natin dito ng transparent. Sana wag niyo pong itatago yung issue nito. Kailangan talaga naming isisigaw to araw-araw. Isisigaw to talaga ni Sir Ivan kasi mali po ang ginawa ni Katapang. Alam po 'yan ng mamayang Pilipino na mali po talaga ang ginawa ni Katapang. Hihintayin namin, sir. Sana magbigay ka po ng paliwanag dito para maliwanagan ho lahat. At saka i-call out natin ang DBM mga kababayan na kalimutan.
nakalimutan ko lang ano, yung bagong chairman na dyan, ibabae yon si Pangandahan, I think si Ma'am Pangandahan ba yon. Basta i-call out natin ang COA, si Attorney Gamaliel Cordova at saka yung taga DBM. Hintayin sana magbigay naman kayo ng kunting statement man lang, either written or either video, para paliwanag po dito sa ginawang procurement po ni Katapang. So ayos mga kababayan, bago tayo mag-proceed doon sa next topic natin, syempre shoutout natin at pasalamatan natin si ang ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers din na hindi po nag-skip ng advertisement ni Sir Ivan. Thank you so much. Pasalamatan natin si Ma'am Liani Reed, nagbigay ho sa atin ng 8 Australian Dollar. Thank you so much, Ma'am Liani. Isa't rin natin at saka pasalamatan si Ma'am Loida Peralta from New York, nabigay sa atin ng 5 US dollar. As usual, andyan po lagi si Ma'am Loida, mga kababayan. Isatat rin natin si Ma'am Revelina Rolian from Hong Kong. Isatat natin si Ma'am Rose Katz from Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Hi to Ma'am Teresita Tumaliwan from Hong Kong. Isatat natin si Ma'am Jess Tubdub. Shout out rin kay Sir Rudy J. Intong Blog. Isatat natin si Sir Ma'am Esther Alboladura from Nai, Cavite. And hi to Ma'am Stambros Baldomero from Dumaguete City. So dito mga kababayan, I think nakita nyo na po ang balita po tungkol kay ano kay Secretary Erwin Tolfo. Kasi nagka-problema sa dito mga kababayan, nagreklamo po yung Commission of Appointment, baka tatanggalin siya dito mga kababayan. Kasi may problema po si Sir Erwin Tolfo sa kanyang citizenship. Kasi alam naman natin mga kababayan, di ba si mga Tolfo brothers ay ano yan, mga American citizen. Pero this year lang po, pinalitan na po ang kanyang citizenship to Filipino. Pero may problema ring iba dito mga kababayan si Sir Erwin Tolfo dahil nga sa kaso niya sa cyber libel. So for more details mga kababayan, panoorin natin tong kunting clip naman to doon po sa ano sa hearing nila sa Commission on Appointment sa Congress. So let's watch this. It is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel, same individual, Your Honor, Mr. Chair. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official actually, and I have my sources, and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. The problem we're trying to press out here, Mr. Chair, is whether or not his conviction will be an issue in the process of confirmation, because as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma, Mr. Secretary. Of course, I am in support of your confirmation as Secretary of PSWD, and I believe you have succeeded in proving to our people that you are qualified, but this is a problem that we need to trace out, Mr. Chair. Sir, are you expecting this? Are you expecting this, that they are going to ask for this? Yeah, because that's why I brought the documents. Are they somehow satisfied based on the facial expression, the body language that you've seen, sir? No, I cannot tell, but I'm sure they will be deliberating it. Mm-hmm. I submitted my documents and
So sir, you will be back. You will be back within the week. Ganun ba yun, sir? Sir, why did you have to ask for an executive session? Because I am sorry for a layman, sir. The question was easy. Did you renounce your citizenship and you ask for an executive session? Uh-huh. Sir, sorry pa, paano lang po, padetali lang. When did you renounce it, sir, and on what reason, sir? Your citizenship. I renounce it because I just to be a Filipino citizen. I mean, when did you renounce your Filipino citizenship? What year, sir? This year. Sir, sorry, just the question. 2022. Sir, bakit, why the issue of executive session? Why did you ask for it, sir? Kasi may mga other questions pa sila, pati yung sa libo. Sa libo, they asked me questions there. Mm-hmm. So, nag-request na ako because they'll be, it's part of the job. Pero where right now, sir, what is your citizenship, sir, right now? Sa Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Yeah. Back in 86 or 88, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it. Okay. Itong 2022 lang, sir. Sir, pero somehow convinced na sila dun sa issue ng libel. Totally out of the picture na yan, sir. Sa libel. Yeah, pinag-uusapan pa nila. Kasi yung tawag ng moral torpitude and all those. Pero ang sinasabi ng ilang congressman, so they have to tackle it. Yata they will have to ask for opinion of the DOJ or OSD. Kasi sinasabi na, pero sinasabi ng mga ibang miyembro, para sa elective lang ito. Appointed naman siya, hindi siya elected. Sir? So, it should not apply to him. Pero sabi ng iba, even though, kasi wala tayong problem. So that's the other reason. Sir, how does it come to... Nakita ko na when they ask me about the citizenship and then sumunod ka agad yung libel. Mm-mm. Yung sinasabi niyang apat na conviction, ay yung four counts, not four conviction. Four cases. How does it four come? Four counts yun. Mm-mm. Sir, how does it come to you? Are you somehow disappointed? Kasi this is your second time going back to the CA. The first time you were technically lang bypassed because of the lack of time. So it's part of life, right? In their hands. I mean, the decision will be in their hands, not in mine. So, I guess we'll just hope and see what their decision would be. So, di, ato, mga kababayan, honestly, hindi ko naintindihan. Kasi, bakit ganit, bakit ngayon pa lang to sinilip ho ng commission of appointing? Dapat noon pa lang, mga kababayan, sa time po nila ng ano ng screening, meron naman kasi screening committee, mga kababayan, bakit hindi pa ho ito sinilip nila noon? Bakit ngayon pa na na-appoint po ni PBBM si Erwin Torf, mga kababayan, diyan po sa DSWD? Pwede ba maka ano parang dismaya, nakadismaya pag ganyan eh. Dapat noon pa nila ginawa 'yan, mga kababayan. At saka bakit ngayon pa lang? Dapat noon pa lang sana 'yan, 'di ba? Alam kilala naman nila yung mga Tulfo Brothers na yung citizenship nila noon Amerikano nila 'yan. Bakit na-appoint pa bilang secretary po sa DSWD? That is a big question talaga eh. Talagang nakagulo, mga kababayan. Naguguluhan talaga si Sir Ivan eh. But anyway, sana po, sayang naman kasi na matatanggal po si Sir Rentolfo. Maganda naman kasi pagka handle niya, mga kababayan, ang DSWD kasi nalinis niya diyan. Maganda talaga. Ako botong-boto ako diyan kay Sir Rentolfo. Mabait din niya, mga kababayan, saka magaling rin magtrabaho. So anyways, mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. At saka libre din ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Of course, mga kababayan, i-shoutout rin natin si Sir Edmond Bendicio from Greece. I-shoutout rin natin si Ma'am Esperanza Javier from Panorama, California. Hi to Ma'am Leonida Wivrich from Germany. Hi to Ma'am Zinaida Bautista from New Jersey. Hi to Ma'am Jima Haikal from Lebanon. Hi to Ma'am Sir Irinio Maliari from California. I-shoutout natin si Ma'am Miki Suzuki from Japan. Hi to Victoria Zagusay from New York. I-shoutout natin si Ma'am Elizabeth Xiao from California. Hi to Ma'am Grace Martinez from Edmonton, Alberta, Canada. And hi to Ma'am Sarah De La Cruz from Bantayan Island, Cebu. Siyempre, mga kababayan, bago natin putulin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo rin si Sir Ivan para po sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for this beautiful day. Thank you for giving me the chance to see this day. Thank you for loving me
despite my sins, and I humbly ask for forgiveness for all the trespasses, even the ones I committed unknowingly. As I start this day, I pray for your guidance and protection. Direct my path and teach me the right thing to do, and protect us always. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.